So hello, it's me again, Alfie. I-share ko sa inyo yung pedal na nabili ko sa online. Bale, nagbabrowse lang ako, then nakita ko to. Then, na-curious ako. Actually, itong pedal na to, para sa guitar to. Pero, sinubukan ko siya sa bass, working naman, at maganda rin naman ang resulta. So, ito yung nabili ko. Yan. Ang tawag dito is Nano Looper pedal. Yan. Murang-mura lang to. Ang brand new nito is 1.5 sa Lazada. Kung di ako nagkakamali, 1.5 plus or mas mura pa. Pero nabili ko to ng second hand lang sa market ng Facebook. Yan. So far, masasabi kong okay naman siya. Tsaka handy siya eh. Maliit lang. Hindi siya maano sa space. Kung meron kayo mga pedal board, hindi siya malaking sakop. And about sa performance naman, okay din. Okay din naman siya. Dahil nami-meet niya yung mga gusto kong magawa sa loop. And kaya niya mag-store ng 10 minutes. Kung di ko nagkakamali, nabasa ko sa manual. Kaya niya mag-store ng 10 minutes na record, tuloy-tuloy. At kaya niyang mag-record ng kahit ilan. Pero hindi ko pa siya na-try. Na-try ko siya ng 5 record na magkakapatong sunod-sunod. So, okay naman. Maganda naman siya. Ayun. Pero may nagsabi sa akin, yung original owner nito, sabi niya na wag ko daw siyang isasaksak sa one spot. Or yung sinasabi na yung isang adapter na 9 volts na maraming para octopus cable siya. Yun, hindi daw kasi gagana. Kailangan daw single lang daw yung adapter niya. So, sinunod ko na lang yun kasi naman baka masira siya kung isasabay ko siya sa one spot. Kaya yun. So, itatry ko siya. Itatry ko siya ngayon kung gaano siya ka-effective. Pero bago yun, pakita muna natin kung paano siya gagana. So, isasaksak natin siya. Ayan. Kung makikita nyo, one step pinindot nyo to, at nag-red, yan, nakikita nyo yung LED na, yung LED nya na red, yan. Pag nag-red siya, means nagre-record na siya, isang apak lang. Then, pag pinindot mo siya uli, naging green, magpe-play na yung record ng nirecord mo mula rin sa instrument. So, pag inapakan mo uli ito, or pinindot mo uli, magiging pula yan uli. So, magre-record na naman siya ng panibago. Pero, yung unang nirecord mo, nagpi-play. Habang nagpi-play siya, nagre-record ka naman ng sunod. Then, pag inapakan mo uli, dalawa na yung nirecord mo. Bale yung isa, yung una-una, then yung pangalawa, yung huli. Yun. So, kung gusto mo namang i-delete yung ikalawang tunog, bale, diinan mo lang to, hold mo lang, yan. Then, ang matitira na lang doon, yung unang-unang ni-record mo na tunog. So, ganun lang siya. Then, after nun, kung gustong i-post, dalawang apak lang, yan, naka-post na yan. Titigil yung ni-record mo. Pag inapakan mo ulit, continuous ulit. Tutuloy siya ulit. So, mas madali siyang gamitin kung mga tugtugan nyo is yung mga parang paulit-ulit lang yung chords, yung mga family chords lang, yan. At, bukod doon, ito rin yung ginagamit ng isa sa mga sikat na artist na si Ed Sheeran. Yung mga gumagawa ng loop. Ayan, dito magaling si Ed Sheeran eh. Sa mga ganito. Then, after nyan, kung papatayin mo naman siya, tatlong pindot. Ayan. Ayan, mamamatay siya. Then, pagkabinuksan mo yan uli, another record ka na naman. Kasi, once na mamatay siya, lahat ng record mo, mabubura. So, memorize nyo na lang yung pagkakasunod-sunod na yun. Pag nakuha nyo siya, madali na lang siyang i-apply sa tugtugan. Mas maganda to kung yung mga tugtugan nyo medyo mabagal. Pero depende naman eh. Maganda rin siya kung sa rock, ganun. At recommended to, itong pedal na to, para sa mga one-man band na mga acoustic player or mga duo lang na nag-acoustic session, ganun. Mga acoustic player eh, or kaya yung mga trio lang, yan, the best to.
highly recommended tong looper na to. Kasi bukod sa mura na, maliit, ayan, tsaka madali pa siyang gamitin. Pero yung iba, may mga reviews dito na may mga hindi rin sila gusto. Pero for me, okay naman siya so far. Magagamit ko siya. So ngayon, ite-testing natin kung ano yung magagawa nito at yung pagkakasunod-sunod. Thank you.